Maraming salamat sa pagkakataon na makapagsalita dito. Salamat sa mga organizers. At I feel very honored also to be in the company of wonderful people who are doing good work in their businesses. Ano, si Nicolo, a very story of down to earth and hindi Robert and talk of Holy Carabao. We're actually together in the Philippine Biodynamic Association as well. Siguro bago ako magsimula, pwede na ako magkaroon ng idea ng ating profile, ano? Ito, alam na natin. Sino ang may farm sa nandito ngayon? Can you raise your hands? Okay, salamat. Who are hotels? Who are restaurants? Sino ang may restaurant or food establishment? Okay, sino ang farm distributor or retailer? Okay, sige, so I have an idea, no? Ako si Gerardo Jimenez. Una nung naimbita ako ni Chin-Chin Uy na magsalita dito, ang sabi ko kagad kay Chin-Chin ay ang feeling ko dito ay parang taga-PBA ako na magsasalita sa NBA, ano? Dahil dito talaga magaling ang organic farming sa Bacolod. Katunayan nun, nung nag-decide ako, no, nagpasya akong mag-full-time into farming, isa sa mga una kong ginawa ay pumunta sa Bacolod, sa farm ni Mr. Mon Peñalosa. At hanggang ngayon, talagang malaki yung impluensya na naging karanasan ko doon sa ginagawa ko sa Malipayon Farms. Mapapansin nyo din, ano, ang farm namin ay nasa Silang Cavite, sa Luzon. Pero ang pangalan namin ay Ilonggo, no? Kasi una nagustuhan namin ng asawa ko yung alam mo, ang Bacolod na Bacolod, Ilonggo, malumanay, ano? May very melodic yung pangalan, Malipayon, and I think it really captured the gentleness of farming in general. Tapos yung lolo ko at saka lolo ng misis ko, parehong Ilonggo, and they were also involved in farming. So nagsama-sama yon dun sa pag-isip namin na gawin ang pangalan namin na Malipayon Farms. Gusto ko din magkaroon ng parang Filipino flavor yung aming pangalan. Actually, ang aming pangalan dati ng farm was Kitchen Herbs Farm. Kasi ang muna namin pinapatubo were mainly culinary herbs. Pero pinalitan namin yon at ginawa namin Malipayon Farms. Okay, can we start with the... Ako po ay, ano, no? Gardener talaga ako mula nung bata ako, no? Kahit mga 8 years old na ako, naalala ko nakapagtatanim na ako ng labanos, kamatis, na naging mahilig din ako sa mga ornamental plants. Nung high school ako, nag-bonsai ako, nag-dish garden, nag-terrarium. Basta ang hilig ko talaga ay tanim. And nung naging may pamilya na kami ng asawa ko, naging happy na pumalik ulit itong happy na to sa amin. Ano, nagtatanim kami sa tabi ng bahay namin sa Laguna ng mga lechugas, tapos nagkaroon kami ng mga herbs dahil gusto ng misis ko matutong gumawa ng pesto. At doon kami nagsimula magtanim ng mga herbs. Tapos, shortly after, binalikan natin itong pagtatanim para lang sa consumption namin sa bahay. Nalaman namin na yung mga anak namin, tatlo sa apat naming anak, ay may, they called it impaired glucose handling, which meant they were very, diabetes risk. So sabi namin ng misis ko, we had to alter our diet, especially for our kids. Ano, dapat mas madaming gulay, wag masyado yung mga processed foods, definitely wag yung mga candy, wag yung mga ganyan. And yun ang naging reason na naging mas seryoso kami sa pagtatanim. At yung karanasan na yun ay naging napakahalaga sa amin because our kids started to grow up with plants and vegetables around the house.
Isang naaalala ko palaging karanasan ay yung anak naming babae, si Janina. Lagi yung naging mahilig siya sa kamatis naming tanim. Ano? Lagi siya umiikot doon. Umutulong siya sa pagdilig. At isang beses, may nakita siya, nakita niya yung hilaw na kamatis. Ang ginawa niya, pinitas niya agad. Tapos sabi ko, huwag niyo muna pinasin yan. Hilaw pa yan. So, ang ginawa ng anak ko, sinubukan niya i-tornilyo. Ibalik yung kamatis doon sa tanim. Ano? Talk about the modern mindset na parang bombilya and the farm, ano, the garden. At nakakatuwa din ay yung mga anak namin, kung ano naging hilig nilang tanim, paglaki nila, yun din ang naging hilig nilang kainin. Yung si Janina na mahilig dun sa tanim namin kamatis, ang hilig-hilig kumain talaga ng kamatis. Yung anak namin lalaki, na mahilig tingnan, mahilig amuyin yung basil sa garden, ay ngayon, kaya niyang gumawa kahit ng 12 years old lang siya. Siya nang bahalang gumawa ng pesto, at ngayon mahilig pa magluto para sa akin. So I was very happy na ito yung part of our family, ano? And yun ang naging simula talaga ng aming negosyo. Nung medyo dumami yung mga pinapatanim namin, pinamimigay namin sa mga kaibigan, pinasasalubong namin sa mga magulang namin, pag nagbibisita kami, binibigay namin yung mga lechugas, yung mga herbs. Tapos na meron pa nagtitira, kaya sabi namin ng asawa ko, bubukas ang isang weekend market sa Alabang, subukan na siguro namin magbenta. So, ito lahat ng herbs. May sweet basil, may rosemary, may oregano, may lechugas. Hinanda namin yun, decide namin ng isang stall para sa weekend market na yun. Hindi na namin nilagay sa plastic yung mga herbs. Ano? Sabi namin, para maamoy nila, magustuhan na mapunta doon. At hinanda namin, sumali kami. At sa unang araw na yun, nang karanasan namin magbenta, ay wala kaming nabenta ni isang pack ng herbs. And I think that was my first lesson on really knowing your market and matching what you were growing with your market. It is a very humbling lesson. Can you imagine? Buong umaga, walang bumili ni isa. And it started, sumali pa uli kami. Since nagtatrabaho ako, dati, I had a day job. Ginagawa namin yung pagbenta sa... Nakikinig ka ba ako? Yes. Sige, Mike. Sige, Mike. Please raise your hand lang kung hindi nyo ako makinig, ano? Meron din akong, may trabaho ako, kaya Saturday lang kami nagbebenta. And yun na, natutunan ko na yung kung paano mas kilalanin yung aming customers, ano? And, so, na-practice kami sa pakikipag-usap dun sa mga buyers, ano? Kagaya ng ating karanasan sa, di ba, sa weekend market, sa farmer's market dito, ano? Pakikipag-usap sa customer, which is really what farm-to-table is, ano? Direct relationship between the producer, the farmer, and the user, the customer. Whether it's a family, a restaurant, a resort, or a community. And doon kami na-practice. Kaya lang, ito yung gusto ko itanim, ano? Ang naging hilig ko is to plant things na that were unusual. Tapos, hindi pa rin yung benta namin, hindi masyado maganda. It was very modest. Definitely not enough to support the family, ano? So, ginagawa lang namin ng weekends yon. So, there was still something missing. Tapos, noong 2005, nag-decide ako na mag-full-time into it. So, hindi nakabenta nung unang araw, modest sales, pero nag-decide pa rin magbenta. Talagang farmer, may pagka... Ang tawag namin ng mga kaibigan pang farmer, medyo may pagkasinto-sinto. Hindi masyado maganda yung sales experience, and yet I decided to go into it. And kasi talagang nalaman ko na yung puso ko nandun, ano. But nangyari nun, shortly after I decided to go full-time, I studied. Sabi ko, hindi ako entrepreneur sa pag-isip, sa karanasan. So nag-aral din ako ng master sa entrepreneurship. Tapos doon na parang mas natuto ako
nagkaroon ako ng pagkakataon makakuha ng property sa Silang, which was much bigger, and it allowed me to start growing the quantities that could make me sell to restaurants instead of just weekend markets. And doon, nung nagsimula akong magbenta sa restaurants, nakita ko na nagkaroon na ng match yung gustong itanim ko at saka yung mga ginagamit ng restaurants. Ang doubt ko noon nung nagsimula ako, kasi nag-interview ako ng mga restaurants, ano? I asked their usage of herbs. At ano, and ginagamit nila dried. Mas mura yung dried kaysa sa fresh. Sabi ko, mag-shift kaya yung mga restaurants to fresh kahit na mas mahal to kaysa sa dried, ano? And as I got to know this market even more, nakita ko na yung the primary quality that they're looking for really is taste. And fresh herbs compared sa dried, talaga malayo-malayo ang kaibahan, ano? So they started becoming regular customers in sa herbs. Nangyari din sa amin, maliit na business. Pagdating sa farm, we had our farm crew who were doing it. Pero paglabas namin ng harvest, halos ako na lang yung talagang nagbebenta. We were very understaffed dun sa deliveries. Ang naging style ko noon is ayoko magkaroon ng mga spoilage, ano? So sabi ko, ang i-harvest lang namin ay yung in order. So I would take orders 2 days before deliveries, harvest the day before delivery, tapos deliver the next day. Tapos dahil wala akong driver nagsimula, ako mismo nag-deliver. So may kariton ako, nagdadala ako sa mga restaurant, sa mga back service area ng restaurant. I was delivering myself, ano? So it was very humbling for me, but it also gave me the opportunity to get to know the customer even more. I think that's the biggest advantage of farm-to-table. Itong direct relationship, ano? Makikilala natin ng mas mabuti ang ating customer, ano ba yung pangangailangan nila, at paano tayo makakatulong. And we have the farm to help us supply what they have, what they need. The thing also with organic farming is, di ba, pag very fertile ang ating lupa, the pH, the alkalinity, acidity, it's right down the middle, which means it is hospitable to the most kinds of varieties of plants. Ito yung mas pinakamadami tayong klase matatanim. So it also gave organic farming for me, gives me the opportunity to grow many things. In fact, that's the mark of an organic farm, di ba? You're growing so many things. Hindi lang isang bagay. A monocrop is definitely not organic. It takes the same nutrients in the soil, di ba? Alam natin yun na pag yun ang tinatanim natin, namamahay ang peste, nagiging problema ang peste. Pero pag nag-rotate tayo, hindi namamahay ang peste. So, growing a diversity of crops was good for the farm, it was also good for the market. And as I got to know the customer more, ang tanong ko palagi, ano bang hinahanap nyo? Ano bang pwede? I'd look at how they were preparing it. Doon mismo ako sa kusina, minsan nakikita ko din yung dining table, I started to research more in the internet, what do they do with the products, how they were plating their dishes. And nakikita ko na from there, nagkaroon ako ng idea then what more to grow. So yung dating herbs lang, can we go to the next slide, please? This is the farm I moved into, ano? By the way, sabihin ko lang na itong lugar na to sa Silang, ang terrain niya very varied, ano? So we had to design it in such a way that to conserve as much of the soil as possible to prevent erosion. But we also had a lot of trees, ano? It was an agroforestry type of farm, which I liked, ano? Dahil talaga nagbibigay ng patuloy na sustansya sa kanya yung the organic matter that continues to, that we get, ano? From the trees at lahat, ano? All the plants that are deep-rooted, they bring up the minerals for the topsoil, ano? And also, dahil iba-iba yung terrain niya, iba-iba yung itsura, they had different mini climates that allowed us also to grow more diverse
selection of crops. So kung medyo madilim-dilim doon, meron kami tanim na pwede itanim doon dahil ayaw nila masyado madaming araw. Pag meron naman na very exposed doon sa araw, gusto nila ng madaming sunlight, dito namin sila itatanim. And then we rotate also among those choices. Ano? So the terrain, the market, the products, what I wanted to do, parang nagsama-sama sila. Can we go to the next piece? Okay, dito sa baba, ano, makita ko lang, this is where I started. Ito yung kali ng bahay namin. Kinuha ko yung picture na yan sa kwarto ng bahay namin. Doon kami nagtatanim sa tabi, that's how we started. Dati ako yung from planting seed hanggang sa pag-prepare, pagtanim, paggawa ng compost, hanggang sa pagbenta. Ginagawa kong mag-isa yan, katulong ng wife ko, no? And then eventually, we moved na to the farm. And the picture on the right is just one portion of the farm. So those are our plots. And then, very indigenous kami, yung aming nursery, galing na sa mga kawayan na inaani lang namin sa mga kawayan na ginagawa namin. So, siyempre, mas gusto kong gamitin ang kawayan na galing doon kaysa sa bumili pa ng materyales. Anyway, the next slide, please. Okay, this is a snapshot of the variety that developed, ano, when I was starting to talk to the customers. Ano, makikita kayo dito na yung carrots na pinapatubo ko, unang-una, carrots is really not the best. I mean, the site, the farm was not the best place to plant carrots. Diba? Dapat mas malamig. So, ginawa namin, based also on the feedback from the customers, they like the carrots maybe. Kasi kasya sa plato, mas cute, mas masarap, mas malambot. So, imbis na patubuhin yung carrots sa malaki, na hindi naman strict ng farm, ginagawa ka lang namin, we harvest them and they're still in baby size. We had the herbs, so may cilantro, may galanggal, and part of the restaurant, the market that I work in, meron sila mga theme, ano? Minsan may Thai restaurant, minsan may Vietnamese restaurant. So may mga ingredients na tamang-tama sa kanila. And I'll tell you, if we finally match the ingredient with the market, with the customer, ano? Dati, pag pumapasok kami, hindi kami masyadong pinapansin. Pero ngayon, pagdating namin, ayan na ang Malipayon Farms kasi very important yung ingredient dun sa kanilang the theme or the concept of their restaurant. Dito sa baba din, may makikita kayo mga parang mga sprouts, ano? So that was, ano, that's another thing that came out. May ilig yung the market I am in likes these things, ano? Yung mga sprouts, newly sprouted seeds. Because they, tinanong ko, bakit gusto niyo yung sprouts? Kasi mahal yan dahil galing sa buto yan, mahal ang buto. Sabi nila, kasi daw, it introduces flavors to their dishes and they're pretty. Yun ang sagot ng chef, ano? So, that's what we, sumakay ako doon, ano? And we tried to plant it in such a way to do our farming operations as to produce all of these things. So, the other things we have here are, dyan pa yung mga herbs, and then doon sa taas, doon sa actually corn sprouts. So, pinagsibulan ng maize, yun ang isa sa mga nagkaroon. I remember that I did a count before. When we started, I had mga, so we're including herbs, arugula, at saka lettuce. So we had mga 13 to 16 things that we were selling, you know. Tapos nung, with this interaction with my customers, ang huli kong count, ang pinapatubo namin sa farm, we had a count of around 99 in a small place, ano. And, alam naman natin, pag dinagdagan natin yung tinatanim natin, medyo nagiging komplikado, di ba? It makes it more complex, yung ating rotations. Pag nag-harvest kami, pupunta dito, may tatakbo doon, may pupunta dito, tapos may tatawag, ay, isa pang act ng ganyan, tatakbo na naman ng tao, para pumunta na. Ganun yung character of this. And, I'm not saying that this is the way to go, ano? But maybe it can give an idea na tingnan natin kung ano yung gusto ng customer. And if we're willing to try to plant something new, then baka, ano, it would help. And diversity really is resilience, di ba? Pag madami tayong tinatanim sa ating farm, it offers its own protection, di ba? Kung meron tayong malaking puno, may protection yan.
So the plants harbor the bacteria that also allows for more diversity in the biology, the bacteria in the farm, which also helps the farm control diseases naturally, di ba? So yung diversity na yon, shoot na shoot din sa diversity na hinahanap ng market. If we try to look at what they want, which we can also grow based on our place. So, can I go to the next slide? Nagsimula kami yan, herbs, lettuce, at saka arugula. And then, as we went on, nagkaroon kami ng, I just put some pictures. So yung mga sprouts, they call it microgreens. That's one classification. Nagkaroon din pati bulaklak. Ano? So, dun sa kabila, those are tarragon flowers. And just one example of edible flowers that this market happens to like to use also. Ito, mga baby vegetables sa baba. So, hindi lang carrots, ano? May mga iba pang mga baby vegetables. And I'll tell you, ano, if you buy, kung patuboy yung baby, mas mataas ang presyo niya, ano? That's what's making my growing stage. Not a good, not a bad idea, di ba? And then, as we went on also, naramdaman ko, and probably now it's so palpable now, ano? Our chefs started taking on this idea na parang naging uso, what is indigenous in our place that can be used in our cuisine? And that also became popular in the States. I don't know where it started, if our chefs took on what was an international trend or what, but I think it was also talagang pag nanasa, yearning na naging natural eh. Parang I think it has something to do with our love for our country, yung naging napaka-linaw nun, ano? So parang sabi natin, let's also reflect that in our cuisine. And because suddenly, chefs were asking, what are the things that you have in your farm? And this is also the first thing I would say is know your market, and then try to supply what they have, ano? But the other one is also bring your customers to where you grow. And I have one really memorable example, experience. Na, nangyari nun, I always mention her name because I think she has made such a major contribution to this, ano? She has supported organic farmers. And she's also from Bacolod, si Margarita Forest, ano? And pag dumadating ang chef sa farm, talaga it's so inspiring for me. And nagugustuhan ko yun dahil yung mga workers, nakikita nila kung gano'ng katuwa yung mga chefs na ginagawa namin. So it also inspires them na may isa-isa yung ginagawa namin. Pero si Margarita, there was one time, umikot siya doon, and you know, Margarita has seen the best, ano? Pero her joy is just so genuine and so constant. Magkita na, ano to? Kinakain ko yan, tapos susubukan yung kainin. Ako mismo, I eat the things I know, but pag hindi ko alam, nagdadalawang isip ako, nakita niya, bulaklak ng alumbati. Ano ito, nakakain mo ito? Uy, masarap, parang alumbati din. And because of that experience na dumadating sila, nadadagdagan pa yung mga, pwede pala natin ibenta yung bulaklak ng alumbati, pwede pala yung alumbati maliit. Baka ito sa kaliwa, nakikita natin sa farm natin, ligaw, ang tawag natin dyan, di ba, wheats. In other words, pinapatay natin. We actually sell this now. It's actually a souring agent. It's oxalis, sorrel. And binibenta din natin nun. So even those things that we think are weeds, eh pwede pala makain. So suddenly, meron pang 4-H greens, ano? And then dito sa kaliwa, one other example, ito ay bataw flowers, ano? So another example of Filipino produce na biglang hinahanap na rin, which we actually grow really well. I was so happy to see no, sa APEC na our chefs presented. Ang naging bida ng APEC was sigarilyas, was alumbati flowers. And talaga yung sariling atin, this is really what we have to offer. No? So, okay, this one is, these are radish flowers. This is a Ilocano kind of radish. Ang kinakain dyan, hindi yung ugat, hindi yung pods. But even the flowers are pretty, so pwede din niyang maging produkto. So I'm not saying ako yung napakagaling dito. It was really a result of talking to the chefs, going to their kitchens, and also allowing them
our farms. Ano? And this interaction, I think, is the essence of farm-to-table. And I'm not saying that this is the only market to cater to. Ano? It can be a community, it can be a different kind of food service establishment. Pero pag meron yun, we can add probably to what we grow. And it's also another basket that can be a source of revenue if you're a farmer. And I tell you, the way the chefs appreciate what we do, ano? For them, it allows them more choices to be more creative in what they cook. Ano? And it really is good both ways. Dun sa kanan, alam nyo na yun, goto cola. Again, another thing that's part of the dish already. Next week. Okay, so just to summarize, ano? Really just know your market, and farm to table is really about knowing each other more, finding out what they want, what we can offer. Another thing, ano, is establish your identity. Mula sa kitchen herbs, when I saw na what I really wanted to do, and which was swat with the customers, was doing specialty fresh produce. You saw my logo at the start. I put it as my logo. Establish your identity. What is my role in this business? A brand, of course, is very important, ano? To have a name for yourself, to use it, to have a logo. I think importante yan dahil it's also another thing with direct relationships. This is our insurance in this business, ano? To prevent our produce to becoming mere commodities. It's this direct relationship with the customers. And then we allow enter each other's world so that we get to know what our needs are and what we can do. My last message lang is this, ano? Marketing, this is the marketing portion, ano? And marketing is communications, diba? Communicating the value of your product, your service, or what you are in relation to what your customer needs, ano? But I think the farmer is a different kind of marketer, ano? Because ultimately, diba, ang minamarket natin really is what the environment, how the environment works, at least the little that we understand about it. It's about communicating the reality of seasons, the reality of why we do the things we do, why do we rotate plants, why are they not available sometimes, why are they very delicious at different times, why do we design our farms in such a way as to make it more productive, so it can produce the different things, ano? And sa naging karanasan ko, kala ko, worrying yan sa customer. Ayaw na nilang malaman kung paano mo pinapatubo yan. Ano? Basta gusto namin ano yung produkto. Akala ko ganon. But as I allow them to enter, they appreciate more what we do. It becomes really a story, ano? And that's a nice thing. Ang ginagawa talaga natin, puro story, ano? Ginawa ko lang yan, nagkwento din lang ako, ano? But the story has become an important part of what we do. Ultimately, what we communicate is our story, the uniqueness of our farm, and that makes us an important part of this relationship with our market. And without, we move from being just vegetable suppliers to real farmers who help provide nourishment for our communities. Ano? So telling them how the farm works is a great story to tell them. It's a great story to tell them. Nakita ko sa isang show last Sunday, ano? Si Robbie Goko, another well-known chef, sabi niya, each produce has its own story. So, bawat gulay may sariling niya. I just found out from Chinway kagabi na there are 34 varieties of potatoes. Kamote daw, 34 varieties. Each of them has its own story, and the number of them just shows the diversity and the richness of what we got, what our soil has to offer. And I think as we tell the story, we go back to how this program started, ano? And I love it when the way Bacolod organizes its event, ano? You start with a prayer. And I think yun ang simula, yun ang dulo, ano? It's really, you go back to a reverence for what our environment, our nature has to offer. Tinanong ko yung mga ibang kaibigan ko, sabi ko, ano ba ang reverence sa dialect dito, ano? Sabi na, ang naging sagot ay pagtaha. So I think yun ang simula din dulo, no? It starts with a reverence for what we have,
our seasons are, and the respect for, di ba, for, hindi naman tayo nagpapatubo nito, taga-bilig lang tayo, di ba? And yet, we have all this abundance. At saka sa huli, it's also really a gratitude and a gratitude for what we have and what we can offer, and also for our customers. And ultimately, yan ang bigay mabalik, ano, it's a very humbling thing, pero pagtaha, I think ultimately that's what we market. So maraming salamat po!